ko, kamusta naman? Okay naman po. Paano? Okay naman. Pag may mga opportunities to spend time together. Pero may mga tampuhan din. Wala naman. Wala talaga kayong tampuhan ever since. Kamusta naman yung relationship ng dalawa ng mga anak ko? Ayun, okay po. When there's an opportunity to spend time together, we take it. And then, pero ano, I think it's also very important kasi when I was a child, I really, really valued my one-on-one time with my father. Okay. So I think it's also very important for them to have their own time together. Si Rian pa nga nagsasabi, bigay mo yung oras mo sa kanila. Lalo na pag bawat isa. Yung sinasabi niya, bigyan mo sila ng oras o ng araw. One-on-one, kasi ganun yung naranasan ganun niya. Ganun kasi kami ng sister ko eh. Minsan, nasosolo niya si daddy. So, natuturuan niya ako. Ganun. Natuturuan niya pa ako kung paano ko pagandahin yung relasyon ko sa aking mga anak. Kung, Rian, kasi considered kayo as modern couple, pero it seems na hindi kayo nagli-live-in. Ay, hindi naman. Bakit? Bakit ganun? Kasi, di ba, parang hindi naman na kayo mga bagets or something, pero di ba, yung ibang mga modern couple, nagsasama muna para mas lalo nilang matest yung character, yung personality ng isang relationship. Kayo hindi, ano, hindi pumasok. Bakit? Nakakahanap naman kami ng ways to spend a lot of time together. Parang ganun nga, parang sometimes we'll go on vacation. But it's also, I think dahil sa pagka-busy namin, dun nanggagaling yung minsan. Kasi I live with Michelle, diba? And we have our own system na eh. Me and the girls have our system na we get to help each other pagka may mga work kami, may mga events. It's just so convenient that way. Pero minsan naman din, I get to spend time with Sam and if I have work near his house, I'll stand by at his house muna. May spend or time ako din sa kanila. Sa kasi taga Makati siya, taga Manila, Pusi kami. So, yun. Ikaw, ano yung thoughts mo naman about it? About living in a Maganda nga kasi ano eh, namimiss namin lalo isa't isa pag isa hindi namin nakikita, mas lalo ko siyang namimiss. So maganda yun, di ba? Actually, everyday nga eh, parang napipiyan namin, everyday kami nagtitext ng I miss you, ganyan. Tulad so, kagabi eh. Hindi nawawala yung... Nandun siya, pero umuwi rin siya. But speaking of Michelle, kasi may mga netizens na binibigyan pura yung closeness niyo. Since open naman si Michelle, di ba, na sa kanyang gender preference. Actually, we both find it entertaining. hindi naman namin minamasama or anything. We just both find it entertaining. Kasi kahit sa amin pa mismo nanggagaling yung it's the rematch, yung parang pinagsasama yung mga pangalan namin. But I just have to deny that there's anything romantic there. Categorically, at saka, talagang what me and Michelle have is a very special kind of friendship. She's one of my best friends, and I think in some ways, I mean, no offense, but I mean, it's better for us than a romantic relationship. Kasi sa amin yung reaction niya. Oh, matagal na, tatlong taon na huwi. Sanay na siya, wala na siya. Actually, minsan kami na lang magkakasaman tatlo eh. Kaya sasaya na lang kami. Kong and Rian, ano masasabi niyo sa personality at character ng isa't isa in 3 years pa? Ano pagkakilala mo kay Rian and vice versa? Si Rian ang pinaka matalinong taong kilala ko na sobrang pure ang puso at damdamin. Sabi ko nga dahil sa kanya, mas lalo akong naging mabuting tao. Nakita ko kaya maging mabuti nitong taong to, ba't hindi ako? Bakit hindi ko pa lalo maging... Kasi akala ko dati yung kabutihan na ginagawa ko, sapat na. Pero may kakaibang klaseng kabutihan pa na nakita ko sa kanya. Hindi lang siya maganda or physical na anyo, pero napakaganda ng kanyang kalooban, siyempre napakatalino. Doon ako sobrang na-attract sa kanya at napamasa. Ikaw naman, Rian. Oh, Rian, may ano nung sabi? Saka reaction doon sa sinabi. Well, I'm flattered. Thank you, Bubu. ang nakikita ko naman kay Sam is he really has the purest, most golden heart. And that's what I really fell in love with. He always has treated me with so much respect from day one. I'm grateful to learn from him. Marami talaga akong natututunan. He's so patient with me.
and he's also the most guapo guy I've ever seen in my life. So, yeah, just everything. I'm a big admirer. Yes, okay, ikaw na, please ask something. Nay, nay, kamusta nay? Anong birthday gift mo kay dear Esther? Ay, at saka, may plano na ba kayo magpakasal? Yan, pakasal. Yan, pakasal. Yun yung regalo niya para sa akin, Nay. Siguro. Nay, yung pagpunta niya rito, yun yung pinakamagandang regalo na tanggap ko sa kanya at kasama ko siya sa special na araw na to. Kasi sa panahon ngayon, yung oras talaga yung pinaka sa tingin kong valuable na may bibigay mo sa isang tao. Na hindi mo na may babalik yung panahon na yun, yung oras na yun. Mga material na bagay, lahat yan, nabihayaan ako tayo yan. Sa tagal natin na muhay sa mundo, yung mga material na daanan na natin, pero yung mga ganitong klaseng tao sa buhay mo, nakasama mo, eh hindi na mauulit. Parang kasal na kayo. Saka ano, maniniwala pa kayo na hindi talaga kami materialistic. Hindi talaga. Mababawang kaligayahan namin, hindi siya nasa material na bagay. Nasa time, minsan nasa pagkain, na simple na naman na food. Walang mga Louis Vuitton, walang Hermes, walang ganon, walang Rolex. I mean, meron, pero hindi kami masaya. Charot! Medyo ka! Totoo yan, totoo yan. Alam niyo po ako, nanggaling ako sa wala, noong mga unang panahon, noong mga kabataan natin, mga past few years, yun yung mga inuna nating ikamit. Kasi akala natin yun ang magpapasaya sa atin, diba? Wala kang sasakyan. When gusto you're mo, young, diba? Gusto mo magkaroon ng kotse, wala kang magandang damit. Bumili ka ng kotse, ay nang magpapagagat na yung gagandang baro. Branded. Nakakain ka na ng masarap, pang-travel ka. Pero at the end of the day, ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan is yung pagmamahal at siyempre peace of mind. At yun ang natagpuan namin sa isa't isa. At we're so blessed and grateful for that. Eh, yung mga ibang additional na, additional blessing na yun. Sabi na mo kanina, ang daming binago sa inyo, yan good and bad. Ano yung good and bad na nabago sa inyo? Ay, pala. Oo, mas naging ano ko. Mas naging... Three years na kayo. O nabigay mo yung panahon mo, yun pala, kulang. Hindi mo pa nabibigay. Yun, sa tingin ko, isa sa pinakamalaking na-realize sa akin. Pati yung pagiging patient ko. Mm-hmm. Kasi very important yun eh. Minsan sa dami ng ginagawa mo, minsan, paborito ka rin, tao lang tayo. Hindi naman tayo perfecto at madali ka rin na mawala ng pasensya. Ngayon, mas naging pasensyoso ako at mas naging mas masipag ako dahil sa kanya, nagsisipag ako eh. Dahil sa kanya, ginagalingan ko lalo. Actually, naging nalabas ko yung best version of ko dahil sa kanya. Aswerte mo! Pati rest din, aswerte mo. Ang ganda na may mga pangasama mo. Naging may... Yung pang mga out of the country, yung basta papalalim ng relasyon nyo. Yung mga troubles nyo, mas magpapastrong, ano yung mga discovery. Yes, definitely. Kasi yun yung talagang we depend on each other. Kaming dalawa lang dun, di ba? So, ano, just the sharing of ano many unique experiences, yun yung nagpapaklose din talaga sa amin. Alam niyo po sa pag-travel, yun yung nakikilala lalo yung isa-isa kasi walang storbo. Kailang dalawa, napag-uusapan niyo yung buhay, napapag-usapan niyo yung future. Naayos yung mga hindi pagkakaunawaan minsan. At yun, part siya ng group. Never kayo nag-away? Siyempre nag-away. Part ng group. Nag-travel kayo. Sabi na wala daw tampuhan. Part ng group. Sabi walang tampuhan. Ay, hindi. Nag-away din naman kami. Nag-argue kami. Pero ano, yung sinasabi ko kasi is, sa kay Sam ko natutunan, yung proper way, kasi hindi naman ibig sabihin dapat hindi kayo nag-a-argue, pero may proper way ng pag-a-argue na it's not, hindi kayo magkaaway, yung kaaway nyo is yung problema. Si Rian ang nagpa-realize sa akin kung paano yung tamang komunikasyon sa isa't isa. Hindi ko po alam yun dati. Pag-away, away. Ngayon, dahil sa kanya, napapaliwanag niya sa tamang mga salita nang sobrang accurate, mas maiintindihan ko bilang lalaki. Kasi magkaiba minsan ang pag-iisip at damdamin ng babae at lalaki. Pero dahil sa kanyang pamamaraan ng pagpapaliwanag,
grabe, naiintindihan ako yung sitwasyon. Nakikita ko ang mali ko. Nakikita ko yung mga dapat itama. Totoo po yun. At doon ko na-realize na ito pala yung mga dapat gawin at baguhin dahil sa kanya. Alam mo, grabe yung pag-ibig niya sa design. Oh. Nakakalok. Para kang labo. Grabe. Hindi ka natang 3 years na, no? Oo nga, parang hindi 3 years, parang more than 10 years. Totoo po yun. Since 3 years na yung relationship niyo, Arian, gano'n ka nakasecured sa love ni Sam for you? Kasi alam naman natin, di ba, pag politician, medyo kabuli ng mga babae. Well, actually, kahit naman hindi pa siya politician, kabuli na talaga siya ng mga babae. Businessman siya eh. Okay. Diba? At cutie pa siya. So talaga naman, sanay na tayo dyan. Pero I have to say, I really do trust Sam. I know that he wouldn't do anything that will hurt me. At saka, alam mo, walang dahilan talaga para sa mga tao. Yung parang paghihinalaan or yung i-research pa or aalamin kung anong ginagawa, sinong ka-text or gano'n. Nasa Pilipinas na yung malalaman. Sasabihin yung malalaman sa akin pag may nalaman kayo. Sino masilosa? O may nagsaselos? Ako siguro. Tingin mo? Oo. Mas hindi ka naman nagsaselos. Ikaw, Sam, kasi tiwala na siya sa akin eh. Gano'n ka ka-secured kay Rian? Kasi syempre siya may mga nagiging leading man eh. Oo, normal lang kasi tanggap ko na yan dahil pagiging artista niya, syempre may mga leading man siya, may mga pelikor siya, may teleserye siya, di ba? Inaalaw mo siya makipag-kissing. Ano man, trabaho, professional wala tayo. Wala pa siya kung pinagbabawalan ako. Professional lang. So, manonood pa pag-premiere. Rian, ano yung ginagawa niyo pag-aalaga sa isa? Pag-aalaga sa isa? Pag-aalaga? Ay, we feed each other. Actually, we... Or do you remind him na alagaan yung health or something like that? Actually, dun sa health, siya yung mas nagpapaalala sa akin. Lagi niyang pinapaalala na kailangan ko mag-workout, kailangan ko na kumain, kailangan ko uminom ng tubig, kailangan ko mag-sauna. Dami kong kailangan gawin. Vitamins. Mahilig ako sa mga anti-aging, mga healthy stuff. Kaya nga naman, ganyan, di ba? Pero nag-lose pa rin. Yes, isa yun sa mga favorite activities namin. Kasi sarap magluto niyan. Ano, pwede namin gawin na hindi kami aalis. Diba? Uli niya niluto, kaldereta. Sobrang sarap. Siyempre, mga binibake niyang cookies. Actually, simple lang naman yung mga gusto ni Sam. Gusto niya yung mga classic Filipino dishes. Sinigang, adobo. Ano yung parang mas malam? Parang mas, sorry. Naipakilala niyo na yung isa't isa sa family. Oh, nakita niyo naman kanina. Magkakasama naman kami lahat. Mga family gathering, yeah, celebration. Yung family ko, ano, nakakasama ko si... Ay, naku, gusto siya ng lola ko. Si... Butong-boto, ha? Alam ko sa lola. Lola Jovita. Kamusta po kay Lola Jovi? Parang mas malambing si Sam, si Kong. Sa relasyon niyo, parang siya yung mas malambing. I think I'm just... socially awkward. I'm just... Hindi, mas malambing siya. To tell you honestly, siya yung mas malambing. Siya yung mas malambing. At doon ko natutunan kung paano ba talaga magmahal at lambing ng isang tao. Parang birthday mo yata. Hindi ko nakakonsyos ako, pero malambing ako. Hindi ka pa binipresyo ng lola ni Rian. Kailan mo ba pakakasalan ng mga kakasawa? Ganon. Alam niyo po, sabi ko nga, lahat yan may tamang panahon. God willing, darating po yan. Darating po tayo. Sa dinamit. Nagigets naman kami ng mga parents namin eh. So, siyempre sila yung pinaka nakakakilala sa amin. So alam nila na parang mahaba pa ang life. At saka ano, hindi naman kami nagmamadali. At saka darating at darating naman din yan. So then Rian, hindi mo napipil na parang yung mga kasabayan ko, yung mga nag-asawa na, may mga babies na. Pressure? You know what? I'm so grateful to all of my friends kasi pinapa-experience pa nila sa akin yung pagmamahal ng mga baby nila. Hindi ka sa bata. I'm able to hang out with baby ni Max, baby ni Bianca, baby ni Sandy. So, talagang... Ikaw ang tita. Oo, tita. Oo, I love being a tita. At saka, I'm happy that I get to experience that kahit yung ganito pa akong kabusy ngayon. Siguro one day, but ano, as of now, I'm happy with everyone else's babies. Yeah. Ang premature pa na, pero sa dinami-dami ng mga lugar na pinuntahan nyo, pinagbakasyon nyo, para sa inyo, ano yung ideal wedding venue?
dreams cake. Wedding place. Ay nako, kay Sam ko ipapadeside yun. Kasi mas particular siya. So hindi mo napuntahan yung kasi dreams. Alam mo, nakausap ko si Siri. Kahit saan siya. Ganun siya kasimpleng tao. Kahit saan daw, wala naman siya. Hindi naman siya maarte. Pero ako siyempre, bilang lalaki, alam gusto ko ibigay sa kanya yung pinakamagandang pwede kong ibigay para sa kanya. Di ba? Mas naisip niyan. Basta kung ano man yung pinakamagandang pwede kong maibigay, yun ang ibigay. Wow! Picture lang sa'yo. Sa'yo may picture. Dito, malayo. Dito, wag naman close up.